Okay mga kaputing ting, good morning, gagawa po tayo ng electric kettle. Yan po ang kanyang switch. Itetest muna natin sa ating light tester kung buo ba ang wiring ng electric kettle. Okay, kaputing ting, ayusin lang natin mabuti ang ating light tester. Kapag umilaw po yan, ibig sabihin buo po ang wiring. Iyan. Umilaw, ibig sabihin buo po ang wiring ng ating electric kettle. Ang may problema po ay yung patungan niya. Nawawala po yung contact niya. Yung contact point niya sa ilalim, hindi po masyado nagko-contact sa ating electric kettle. Kailangan po natin siyang i-push, no? Mapatinting, no? Ipupush natin siya. Yan po ang ating patungan. Yan po ang line 1 at line 2. Meron po yung contact point na sa ilalim. Ipupus lang po natin siya. Ganyan din po sa kabila. Ipupus din po natin. Nakikita niyo po ba yon? Ang problema po kasi niya mga puting-ting, pag umiinit na, lumalambot, pag napatungan na po siya ng electric kettle, hindi na po siya bumabalik pataas. Pag nangyari po ulit yun, no? Mabuting-ting, no? Sa ginagawa nyo ito, ulit-ulitin nyo lang, ipush nyo lang uli. Ayan, okay na, mabuting-ting, no? Umiilaw na siya. Pag nakapatong na siya, okay na. Okay, mabuting-ting, okay na po siya. Ngayon, bubuhay lang po natin ang kanyang patungan. Kasi tinest lang muna natin, no? Kung okay na ba siya. Ngayon, dahil okay na siya, kailangan na natin buuin ang kanyang patungan. Ito, mabuting-ting, pag dumating araw na nawala na naman po yung contact niya, ulitin nyo lang po, no? Push nyo uli yung dalawang contact point doon sa ilalim, yung line 1 tsaka line 2, no? Kasi nawawala lang po yung contact niya. Hindi po pumapasok yung power ng ating patungan papunta po sa ating electric kettle. Ngayon, test na natin siya, lagyan na natin sa tubig, mabuting ting. Okay, plug in na natin. Switch na natin, mabuting ting. Ibig sabihin, okay na siya, mabuting ting, no? Umilaw na siya. Antay lang natin kumulo. Okay, mabuting ting. Salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.